mayroon daw na bagong requirements ang YouTube. So maraming nagtatanong. Marami rin po yung nagme-message sa akin kung talaga bang totoo na mayroon na bang bagong requirements ang YouTube. Guys, and welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan po natin ngayon ang bagong requirements ng YouTube. So guys, talaga pong nag-vlog ako ngayon para po mabigyan din ito ng clarification. Dahil marami na po akong narinig na usap-usapan, gayon din marami din po akong videos na napanood na mayroon daw na bagong requirements ang YouTube. So maraming nagtatanong, marami rin po yung nagme-message sa akin kung talaga bang totoo na meron na bang bagong requirements ang YouTube. So talagang ito po ay bad news para sa mga maliliit na YouTuber katulad ko. At dahil concerned po ako sa inyo, talaga pong nag-vlog ako para maipaabot sa inyo kung ano na nga ba talaga ang bagong requirements ng YouTube ngayon. So may nagsasabi po na may bago raw na requirements ang YouTube ngayon. So simula daw po sa January 1, 2021 ay ipapatupad na ang bagong requirements at iyon ay ang 5K watch hours and 10,000 subscribers. So ito ay bad news talaga para sa mga maliliit na YouTuber dahil mahirap po talaga itong abutin. So ang dami pong nagtataka nang makita ito. So ang dami po talagang nalilito, ang dami pong nag-aalala at ang dami pong nawawala ng pag-asa dahil nga sa mga kumakalat ngayon ng mga balita na talagang magbabago na daw ang requirements ng YouTube sa 2021. So gaano nga ba ito katotoo? Syempre, kailangan po na kapag may nabalitaan tayo, wag na wag po tayong maniniwala agad. So kailangan po nating i-confirm ang mga balita o ang mga chismis o marahil ito ay fake news. Kaya kailangan po nating mag-research. So nung nakita ko po talaga iyon, yung pag-scroll ko ng YouTube ko, ang dami po talaga ng videos na nagsasabi na may bagong requirements ang YouTube ngayon. Kaya ang ginawa ko, nag-research ako. At gayon din, ang dami na nagme-message at nagko-comment kung totoo nga ba talaga na ipapatupad na sa 2021 ang requirements na ito na masasabi natin na ang hirap naman talaga itong abutin lalo na kapag maliit na YouTuber ka. So ang una kong ginawa, hindi ko muna sinagot ang mga tanong, hindi ko muna sila nireplyan, yung karamihan yung mga taga Luzon. So ang ginawa ko, nag-research ako. Pero habang nire-research ko ito sa YouTube, so habang nire-research ko ito, ang daming naglalabasan ng mga videos na nagsasabi talaga na ito ay isang bad news. Ganpaman, isipin natin palagi na dapat reliable source ang ating pinagkukuna ng balita. So tiningnan ko ito sa website ng YouTube. At guys ha, wala akong nakita doon na bagong announcement ng YouTube na sila'y magbabago ng requirements. So na'y sarili ko lamang na hakbang na ginawa. So bago ko sinagot yung mga tanong ng mga maliliit na mga YouTuber, bago ko sila nireplyan, talagang nag-research talaga ako. Yun nga lang, ang dami talagang nagsilabasa na meron daw na bad news, na magbabago na talaga ang requirements ng YouTube. At nang nag-research pa rin ako sa website mismo ng YouTube, wala akong nakita doong announcement. Wala akong nakita doong announcement. Wala akong nakita doong announcement na may bagong requirements ang YouTube. So yun po, yun lang po yung sarili ko lang po yun na ginawa. So sarili ko lang pong solusyon yun sa mga nababasa ko. So syempre nag-aalala rin po ako sa inyo. So syempre nag-aalala rin po ako sa mga maliliit na YouTuber na baka mawala ng pag-asa dahil ang hirap na nga po maabot ang requirements ngayon. Tapos babaguhin pa at mas tataasan pa ang requirements. Kaya napakahirap nun. So yun po. Talaga po na kahit marami po akong nabasa at marami rin po ako napanood na videos tungkol sa bagong requirements ng YouTube, ay masasabi ko po na hindi po totoo iyon. Dahil nag-research pa ako at nakita ko po sa website ng YouTube na kung ano po yung dati ay yun pa rin ang requirements na hinihingi nila ngayon. So as is pa rin kung ano po yung dati.
So, wag po tayo agad-agad na maniwala sa mga balita o napapanood nating video dahil baka mawalan po kayo ng pag-asa. Kaya magpatuloy lang po kayo at wag po kayong mawala ng pag-asa. Patuloy po kayo na mag-vlog at patuloy rin po kayo na magbigay ng mga tamang impormasyon. At paalala lamang po mga kaibigan na kapag kayo po ay nakabasa ng isang balita o ay siguraduhin niyo po kung reliable source po ang pinagmulan nito. So again po mga kaibigan, ang naglalabasan ngayon ng mga balita o mga videos na sinasabi na nagbago na raw ang requirements ng YouTube at ginawang 5K WH at naging 10K subscribers. So para po sa akin, ayon po sa aking pagsisiyasat, ay hindi po talaga totoo iyon. Dahil so far, as of now po, wala po ako nakitang announcement doon sa website ng YouTube. Kaya maging panatag na po kayo at magpatuloy lang po sa buhay. At dapat po maging passionate lang po tayo sa pag-vlogs. At i-enjoy lang po natin ang ating ginagawa kung ito po ay nagpapasaya sa atin. So, kung minsan po hindi lang po talaga natin napapansin na yung pag-grow ng ating channel. Dahil po, ini-enjoy po natin ang bawat segundo, ang bawat minuto, ang bawat oras na ginagawa po natin sa pag-vlog. So, guys, makampante na po kayo dahil ayon po sa pagsisiyasat ko ay talagang wala pong announcement ang YouTube tungkol sa bagong requirements nito. So paalala lamang po, ito po ay sarili kong proseso kung paano ko talaga nalaman kung nagbago nga ba talaga ang requirements ng YouTube. So ako po ayon sa aking pag-research ay wala pong bagong requirements ang YouTube na nabanggit. Pero guys, possibly po itong mangyari. So, hindi rin natin alam, baka yung mga naunang mga nagbalita na yun, baka may leak or whatever. So, hindi natin alam, baka may leakage na alam na talaga nila. Pero, possibly po talaga itong mangyari. So, keep going guys. Huwag niyo pong pansinin yun. Ang mahalaga, ginagawa mo pa rin kung ano ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. At paalala po guys, kung talagang gusto mong malaman yung updates tungkol sa mga bagong requirements ni YouTube, ay huwag po kayong maniwala sa mga balita na, or sabi-sabi lamang, usap-usapan. Kung gusto mo talaga ng totoo, tingnan niyo po sa website ng YouTube. So, yun lamang po and sana po ay makatulong po sa inyo ang vlogs na ito. Ito po ay gumawa po talaga ako ng hakbang para malaman kung ito ay totoo. So far, wala pa pong announcement si YouTube tungkol dito. So, mag-enjoy lang po kayo, manatili po kayo sa inyong mga bahay at manatili po kayong ligtas. At huwag niyo pong kalimutan na ipagdasal ang ating mga frontliners at gayon din ang mga tao na naging biktima ng krisis na kinakaharap natin ngayon. So guys, ngayon ay makakatulog na siguro kayo ng mahimbing dahil wala na po sa inyong isipan ang tungkol sa mga bagong requirements ni YouTube ngayon. So maging panatag po kayo at paalala lamang, bago po ninyo paniwala ng isang balita, tingnan nyo po muna kung saan ito nanggaling. Siguraduhin nyo po na reliable source ang pinagmula ng balitang ito. Dahil ito po ay makakatulong sa inyo para gawin kung ano ang tama at mas ikabubuti. So again guys, kung ano man po ang dating requirements ng YouTube para sa YouTube Partnership Program, ayun pa rin po at hindi po nagbago. So guys, dahil hindi naman talaga nagbago ang requirements ng YouTube, o kung posible man itong mangyari, ay huwag po kayong mag-alala. Ang gagawin nyo lang po ay maging passionate lamang po kayo kung ano po ang gusto nyong gawin sa buhay. Maging passionate lamang kayo sa pagbablogs, dapat masaya kayo sa ginagawa nyo, at syempre, dapat magbigay rin kayo ng kaunting effort kung talagang goal nyo ito. So huwag nyo rin kalimutan na magdasal, na para safe din po kayo palagi kapag nagwa-vlog kayo at gayon din ay ang mapasaya ang ibang tao. So, yun lamang po guys. Huwag mawala ng pag-asa. Keep going and walang susuko. Thank you for watching guys and I hope na nakatulong po sa inyo ang clarification na ito.
at maging panatagpo ang inyong kalooban, lalo-lalo na kapag kayo ay small YouTuber. So, thank you so much guys, and I hope you enjoy your day and don't forget to like. At kung bago ka po sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click lamang ang notification bell para updated kayo every time na may bago akong video. So, thank you for watching guys and have a nice day.